Hello, Timo Sir. Sa social experiment na to, kakausapin ko ang isang call boy. Gaano katagal mo na tong ginagawa? Bakit ka nag-call boy ng ganung katagal? Anong dahilan? Sure. Maraming dahilan eh. Kasi siguro sa pamilya na rin. Tapos sa naranasan ko. Mm-mm. Papipiliin ko siya kung ano ang gusto niya. Ang magpatuloy sa pagiging call boy o ang magkaroon ng bagong buhay. So papipiliin kita, kuya, ha? Ang pagiging call boy o magkaroon ng bagong buhay at maghanap ng matinong trabaho? Kung pipiliin niyang magkaroon ng bagong buhay, tutulungan ko siyang maghanap ng trabaho o magkaroon ng kahit konting negosyo. Kailan ka uli nagpa-check up? Actually, to be honest, hindi pa ako nagpa-check up. Gusto mong pa-check up ng HIV? Kailan? Kung matatandaan ninyo, meron akong kinausap noon na isang Magdalena. Te, magkano? Ilang oras yun? Pwede ka ba kayo ma-interview? Ilang taon mo nang ginagawa ito? Ilang buwan mo na ginagawa ito? Tagal na. Alas 5 years na. Tinanong ko rin siya kung gusto ba niyang magbagong buhay. Binigay ko ang number ko sa kanya. Kaso lang, hanggang ngayon, hindi pa rin niya ako kinokontakt. Kung mabibigyan ka ng chance para magbagong buhay or siyempre, umalis na para dito? Gusto ko, siyempre. Gusto. Bakit hindi? May mga anak ako. Ayun. Sino ba naman ang gugusto sa impyernong lugar na to? Kung hindi mo lang kailangan, naiyak tuloy ako. Tara, kausapin na natin ang isang callboy. Let's start! Ano pong pwede kong itawag sa'yo, kuya? Jethro. Hmm? Jethro. Jethro. Okay. Ilang taong gulang ka na? 39. Coming 39. Ah, 39. Lumukhang bata ka pa. Thank you. Okay. Gaano katagal mo na itong ginagawa? Siguro mga 17 years ano, to 19 Seryoso? Years. Seryoso? Okay. Bakit ka nag-call boy ng ganung katagal? Anong dahilan? Sure. Maraming dahilan eh. Kasi siguro sa pamilya na rin. Tapos naranasan ko sa hirap ng buhay. Actually, marami na ako pinagdaanan ng trabaho. Mm-mm. So, lahat yun, hindi ako tumagal. Matagal ako, matagal dun, mga 6 buwan na. Ano nangyari? Bakit? Eh, hindi ko nagustuhan yung pamalakad. Kusa mahirap na, mababa pa ang sahod. So, hindi siya sapat sa pangangailangan. Anong trabaho ito, for example? Sabihin natin, call boy. Hindi, yung sabi mo na, yung matrabaho na subukan mo nasubukan dati. Nasubukan ko, may promodizer, may helper, houseboy, dishwasher, tapos entertainer, dancer, naging singer din ako sa ano, naranasan ko. Yung, teka, bakit nasubukan mo? Ano lang ba naabot? High school lang, undergraduate pa. Nakatuntong ako ng 4 years, pero 6 months na lang, nag-drop out ako. Madala ng kahirapan, financially. Actually, ginawa ko yun, hindi lang para sa akin din. May purposes talaga ako. Sige, ano yung mga purpose mo? Puna sa lahat, para makapagpadala ako sa amin. Sa nanay ko, matulungan ko. Yung mga pamangkin ko, may anak din, kulang ang pera nila. Kahit wala ka pang pamilya pa? Honestly, nagkapag-asawa ko, naghiwalay kami. Kasi, alam mo na. Dahil sa trabaho mo to din? Dahil sa trabaho din to na to. Eh, trabaho niya, ganun din. Ganun din. May nag-anak ba kayo? Pag-asama ko siya, may anak na siya. Ah, okay. So, napansin ko ang laki ng bag mo. Saan ka natutulo? Saan ka nakatira ngayon? Actually, ngayon, nakatira ako. Saan lang ako? Saan ako dat ng gabi? Katulad ngayon, saan matutulog ako sa bus terminal? Kung saan may terminal na pwede matulog, nandoon ako. Minsan sa luneta ako, minsan sa Baywalk. Minsan sa ano, sa Loton. Hindi ko kinakaya kasi wala naman nakakilala sa akin eh. Kumusta yung health mo? Kasi syempre concern natin yan, di ba? Actually, kumusta? Hindi ko masabi na okay yung health ko eh. Hindi kasi, hindi naman ako ano eh. Mismo ako, nakakaramdam na rin ako ng medyo
medyo pumapayat ako minsan, minsan tumataba. Mm-hmm. Lagi, sa trabaho ko na to, mostly talaga, palagi akong puyat. Tama. Tapos, nanghihina ako minsan, kakaikot sa loob. Tama. Minsan, nanghihina ako sa gutom, wala pang kita. Kahit gusto ko nung kumain, hindi ako makakain kasi wala pang kita. Gano'ng kumita ko. Makakain ako late na. Mm-hmm. Siguro ba, kainan alas 12. Mm-hmm. Minsan nakakain ako, totoo, nangyari sa akin ilang beses na alas 3 na ako nakakakain pa lang halian. So, nagtatrabaho ka hindi lang sa gabi, kundi meron ding minsan pang-umaga. Minsan may umaga, minsan din. Panggab, oo. Di ba, may social na tayo ngayon. Mm-hmm. Nakakakuha din ako dyan. Social media. Media. Yung, alam mo, may bago ngayon eh. Ano yun? Application siya. Meron din doon. Mas okay nga doon eh. Kaso yung ano ko nakaano lang. Kaya hindi ko makapag-arend. Pero matutubos ko yung mga within 1 week lang. Kaya mga kasi dyan, pag ikitain ko niyan, puro barya lang yun. 200, 300. Ah, dyan. Pero pag mababa dyan din. Kaya isang tao lang, buhay na ako. No? 10 lang mag-chat sa akin doon. Buhay na ako. Kahit 3 lang mag-chat sa akin, 1,000. Buhay na ako. Makakapagpadala na ako. Sa 17 years mo na pagko-callboy, nasubukan mo siguro namang mag-try na magbagong buhay. Tama ba? Nag-try ko. Nag-try? Yes. Anong nangyari? Nag-fail ako eh. Bakit siya nag-fail? Kasi ano eh, parang, to admit nyo, hindi hinanap ng katawan ko ah. Mm-mm. Parang na-magnet na ako. Alam mo yun? Mm-hmm. Yung kahit, di ba, ako, pupunta ako niyan. Kasi ibig sabihin ako, mapapahinga ako, pagpunta ko dyan, kumikita pa rin ako. So parang kahit pala ano eh. So kung sa mababa na yung sahod ko, mapasok ako na pag-off ko, pandagdag din. Mm-hmm. So hindi na ako na ano, parang mas nawili pa rin ako. Parang okay lang, matanggal ako dito, mababa naman ng sahod. At least doon, wala pang 2 oras, 1 oras, kikitain ko na yung sahod, isang araw ko dito. So papipiliin kita kuya ha, ang pagiging callboy o magkaroon ng bagong buhay at maghanap ng matinong trabaho? Kasi pwede kitang tulungan kung yung huli ang pipiliin mo. Actually, yung gusto ko magkaroon ng trabaho. Okay. Yung matinong trabaho, magkaroon ng bagong pagkakataan buhay, which is yung actually gusto ko umalis diyan. Yun ang purpose ko. Gusto ko makaalis diyan. Tapos ito lang, pagod na ako, sawa na ako. Kaya ko lang ginagrabe kasi na 39 years old. Yes, 39. Parang oo, kailan mo na nga maghanap ng matinong trabaho. So ito hindi alam ng mga magulang mo. Or ng mga kapatid mo? Actually, yung nanay ko, alam na rin. Alam na tanggap rin nila. Niya. Ang sabi lang ng magulang ko, anak, mag-ingat ka. Tapos sabi sa akin, anak, mag-ingat ka. So, antok ka ngayon. Kukunay, huwag ka mag-alala. Ang trabaho ko yun lang, patas ako. Hindi ako dapper. Hindi ako gumagawa ng ganun, ganun, ganun. Hindi naman ako adik So, ang iniisip ko kasi, yun nga, ang napansin ko sa yun sa kwento mo, ba't ka nag-fail, walang nag-guide sa'yo. Wala nga, siguro. Wala. So parang ikaw lang lagi. Actually, Tapos pag nag-fail ka, bumabalik ka dyan. Yeah. Actually, I try my best na maligaw talaga yan. I try my best na magbago. Nakaalis na ako dyan, nakabalik na naman ako. Dahil nga nag-fail. Nag-fail yun nga eh. Kailan ka ulit nagpa-check up? Actually, to be honest, hindi pa ako nagpa-check up. Marami nagyaya na sa akin, nagpa-check up. Actually, natatakot nga ako sa 17 years. Actually, more than 17 years pa nga eh. Sa 17 years. Yung mga kasabayan ko. Ilang beses ka nagpa-check up? Wala sa 17 years? Wala pa. Mm-hmm. Pero even medical, wala pa. Mm-hmm. Ang point ko doon, hindi naman sa natatakot ako. Hindi ko rin masabi. Hindi ko ayoko kasi nang... Ayoko umiyak, pero ayoko rin. Pinapray ko na lang kay God, Lord, sana po hindi po muna huli lahat bago ko umalis dito. Kasi ayoko na talaga. Pero ayoko rin umiyak ha. Kasi natagal ko na yan, dyan, natatakot ako baka hindi ko alam, meron na pala ako. So, yun. May mga kaibigan ako, parang baliwala lang sa kanila yung sabi ko, pre. Isang friend tawag ko. Pre, hindi ko ba na tina mo, kita ka tayo ng malaki, pero what if someday, kasi mga kasabayan ko, mamatay man ako. Nagkasakit, pumayat, nag-addict, natukhang na, nagka-AIDS, namatay. Nag-worried ako, what if time ko, huwag naman sana, Lord. Ang pinipray ko lang, Lord, sa tagal ko na to, sana naman po, kahit paano, ganito, ganito, wala pa rin ako. Oo. Pero kasi isipin mo, ang prayer na walang action, wala din. Yung nga eh, gusto ko nga magkaroon ng, kasi magiging granted yung prayer ko kung magkaroon ako ng ibang pagkakabalingan na matino. Oo. Gusto ko yung... Kung ikaw kikilos. Ako nga, yun nga eh. Yun eh. Kikilos na ako, pero even me, hindi ko
kaya sarili ko kontrolin kasi bumabalik ako dyan pa nagpipail ako. Mm-hmm. Unlike pyramid ako kumay consistent talaga ako na direction na maganda. Mm-hmm. Na nandun talaga ako, masi-check pa ako, masusubaybayan ako, baka yun may tendency, may possibility. Yun nga. Ako nag- alam nang Diyos yung sinasabi ko. Mm-hmm. Kasi ako, sir, ayoko na ng trabaho ko. Totoo. Ginagawa ko to para makasurvive ako. Wala akong ano, nakatulong sabi ko sa iyo, hindi ako tumagal sa ibang trabaho kasi hindi ko rin kaya. Ka na. Hindi, sorry sir. Kasi totoo yung sinasabi ko. Okay lang, ilabas mo yan. Sige, sige. Yung sinceridad ko. Mukhang 17 years mo, hindi na ilabas sir, yan. Hindi kasi sir. Yung sarili ko, naawa ako sa sarili ko. Oo, naawa rin ako sa iyo eh. Bakit ganito? Bakit ka, alam mo yun? Hindi kasi hindi ako nagwasta nag-open. Totoo yung sinasabi ko. Hindi ako sir iiyak kung hindi ko totoo naranasan. Mm-hmm. Yung pagsasabi ko lang sa inyo, hindi ko sinasabi na naghihirap ako. Totoo yun. Hindi ko sinasabi sa pamilya ko, okay ako lang. Dito ako sana sa akin natutulog. Sinasabi ko lang na nakapahala ko 1-5 isang buwan. Pero hindi totoo yun. Sinungaling ako kasi white lies lang yun. Parang tinatapang ko lang para hindi sila mag-alala sa akin. Yun nga eh. Yun kasi inisip ko, ako nag-aalala ako sa kanila. Ako kaya inaalala kaya nila. Importante nakakapagpadala ako. Mm. Ayoko rin kasi dagdagan yung problema. Yun lang. So ganito ha. Eto. Gusto ko isip-isipin mo to. Dibdibin mo itong mga sinasabi ko. Ang intention ko ay totoo. Pinakita ko sa yung channel ko kanina. Oo. At kamukha ko naman siguro yung nandun. Ako naman yun. Kaya ka nagpitiwala ako. Oh, kalboy natin, kalbo rin naman ako ngayon. Walang pagkakaiba. So ayan, seryoso ako. Actually, dalawa kami ng asawa ko nito. Oh, ginagawa namin talaga to for, yes, to help. Ganyan, to share what we have. So, iwan ko yung number ko sa'yo. Sure, sure. Contact mo ako, i-contact mo ako pag ready ka na. Pero as of now, sir, walang pilitan. Wala pa sa akin yung cellphone ko, ha? Wala pa sa akin. Pero kukunin ko yung cellphone ko as soon as possible. Kaya okay, paano. Okay. Bibili muna ko. Kasi yung cellphone ko, binili ko yung galing din yan dyan. Bili ko yung 6,000. Namin, nakabili ako 6,000. Ang bilis ako, di ba? Oo. Hindi. To tell you, I'm telling you that, sir. Panday mong pera, 6,000? Wow. Hindi, kasi pinag-ipunan ko po kasi yan, eh. Ganun po ako. Tingnan nyo lang ako ganito pero maano po ako. Alam ko yung kakayahan ko. Ah, ayan na. Ayan yung pinagsanlaan ko. Saan po ang sinanla? Binili ko sa 6,000. Tapos tutubos. Ang sanla lang 2,000. Vivo. Ah, Vivo pa. Magandang phone. Dito ako nakakuha ng malaking ayun. Ayun. Nakakatulong. Totoo yung sinasabi ko. Kaya pinakita ko sa iyo yung pwede. Kaya sinabi ko sa iyo. May proof ka pa talaga. Pinakita ko sa iyo yung rem na hindi kita makakontakt muna ngayon kasi nga nasa sa'yo. Pero ngayon, matutubos ko rin. Siguro, distinct ko, matutubos ko na rin yan kasi papasok naman ako dyan. Ito, ito. Meron pa kayo isang offer sa'yo. Yes, sir. Gusto mo pa-check up tayo HIV? Kailan? Gusto mo? Ngayon. Soon! Sige. Soon. Kasi para mawala na yung takot mo. Kasi paano pag wala pala? Diba? Paano pag wala pala? Hindi kung meron, hindi simula na yung paggagamot. Tatakot ka. Tatakot nga po. Actually, number one, natakot din ako dyan eh. Basta ako, pwede mo ko i-message sa YouTube. Anytime. Oo, oh, mayroon ako sa YouTube doon. Yung sa Facebook ko. Ay, pwede rin namang, kahit pala, saan, pwede mo ko i-contact. Napala, speaking that, hindi po ako marunong mag-message sa YouTube eh. Wala pa kasi hindi, sariling sa YouTube account lang. Eh. Sa text na lang. Oo, okay. Sa text na lang. Okay. Kuya, maraming salamat dito. Sige, and God bless you. Sige, I hope. Ang wish ko hindi ito ang huli nating pag-uusapan at pagkikita. Saka nice to meet you pa. Ah, nice to meet you. Nahuli. Nahuli ang nice to meet you. Dapat kanina pa yan. Okay. Alright, thank you. Thank you. Saka na, mayroon ka. Ah! Maraming salamat sa panonood ng video na to. Ako po ay naniniwala na lahat tayo, we deserve a second chance, a third chance, or even more. Habang may buhay, may pag-asa. God bless everyone.